kasi na lang ako umiiyak hanggang ayun nga sabi ko sa sarili ko, ayoko na lang ganito ng life. Alam mo yun, parang gusto mo umalis ng Philippines pero hindi ko magawa, hindi ko kaya. Pinagdapat niya sa akin na ano siya guys na hi guys! Hi guys! Hi guys! Hi guys! Welcome for another vlog and today's vlog is so, ikukwento ko sa inyo yung aking unang jowa. Ayan. At kung bakit ako nandito sa Australia at bakit ako nag-asawa ng foreigner. Ayan. So, isa-isahin ko sa inyo from the start yung aking life before na nag-asawa ako. At why na sabi ko, bakit nag-decision ako na mag-asawa ng foreigner. Ayan. So, ngayon, guys, una is, bago ang lahat, syempre maraming nagsasabi na pag nag-isawa ka ng foreigner, karan na gold digger ka, so gagawa din ako ng video about dyan. Yung mga masasakit na nababasa ko sa mga comments nila na ang mga Pilipina, gold digger, kaya nag-isawa ng foreigner. So, separate video din yan, guys. So, ngayon, yung ating munang topic is, paano ko nakarating dito and bakit ako nag-isawa ng foreigner at yung aking first ano yung unang nararamdaman ko na heartbroken. 16 pa lang ako guys, meron na akong boyfriend. Ayun is yung tinatawag lang natin na puppy love at siya ay childhood friend ko din nung bata pa lang ako, naglalaro na kami. So until na naging medyo nagdadalaga na, high school na. So, ayun, nagsimula na siya manligaw sa akin. Then from then noon, gumaduit ako ng high school. Nagtrabaho na ako. Then siya is, gumaduit siya ng high school. Then siya is, nag-aral siya ng college. At nag-aral siya sa De La Salle University. At siya ngayon ay isang teacher na. Pero hindi ko papangalanan kung sino siya guys. Para na rin sa kanya ang privacy. At hindi naman ako sasalita ng mga bad about sa kanya. So, si-share ko lang yung aking love life before. Ayan, before ko nakalala yung aking asawa. So, ngayon, ayun, siya talaga yung lahat. Sobrang bait din niya. Talagang, nandyan din siya sa akin. Nung high school kami, sinusuportahan niya ako. Tinutulungan niya ako sa mga project ko. At, sweet din naman siya. So, talaga nahulog yung loob ko sa kanya, guys. So, kasi first love, first puppy love, first lahat siya. So, ngayon, then, medyo nag-change. Ayan, medyo nagbago nung nagtrabaho na ako, then siya nag-aaral siya. Doon medyo nag-iba na, hindi na masyado nagkakaroon ng time. Medyo nag-aaway na kami, pero nababati ulit. Hanggang umabot kami ng more than 10 years. Ayan, then, yung talagang nag-grow na ako, guys, yung parang napipil ko na nasasayang lang yung time ko kasi talagang away-bati na kami, guys. So, sabi ko talagang ayoko na. Kasi dumating sa point na sabi ko yung gusto kong 10 years na kami pero hindi kami nag-grow. Pero ako as a lady, nag-grow na ako. Parang ang dami ko nang hinahanap, ang dami ko nang na ano sabi ko, ayoko nang ganito na. Parang nasasayang. Alam niyo yun, alam niyo kung ano yun. Then dumating yung time na talaga ng decision na ako na i-give up ko na kahit hindi ko kaya kasi sobrang mahal na mahal ko tong taong to. Halos pag nag-aaway kami, halos mamatay na ako. Parang alam mo, parang gusto ko na lang mamatay yung time na yon na parang pero sabi ko hindi ito, hindi ganun. Hindi ito yung solusyon. Sabi ko talaga lagi na lang ako umiiyak hanggang ayun nga sabi ko sa sarili ko, ayoko na lang ganito ng life. Gusto ko ng bago, gusto ko ng alam mo yun, parang gusto kong umalis ng Philippines pero hindi ko magawa, hindi ko kaya. Ayan, tapos hanggang nag-decision ako na nag-decide na talaga ako na kasi hindi ko na rin nakikita sa kanya na mahal niya ako. Parang may sarili na rin siyang mundo. Parang kung kailan niya lang gusto kong makita, dun lang niya ako i-message, i-text, yung ganun lang, hindi ko na nararamdaman yung importante ako sa kanya. So, talagang nag-decision na talaga ako. Sabi ko, eto na yun. Kahit anong sumiyo niya, kahit anong message niya, hindi na. Parang wala na talaga. Ngayon, gumawa ko ng account. Kasi sabi ko, gusto ko ng panibagong buhay. Gusto ko ng panibagong life.
ayan, same lang sinabi ko, di ba, buhay life. Ayan, gusto ko ng bagong, alam mo yun, yung hindi sa Philippines, gusto kong pumunta ng ibang bansa, magsimula. Ayan, so yung nakikita ko lang na paraan is yung mag-online ako. Sabi ko, ayoko na mag-asawa ng Pilipino. Tapos na, gusto ko mag-asawa ng foreigner. Ayun yung naisip ko. Tapos, nag-online ako, nagpunta ako sa Filipino Cupid. Doon ko nga nakalala kung sino yung asawa ko ngayon, si Israel. Ayun, nag-Filipino Cupid ako. Marami akong nakausap, marami akong mga nakalala. Siyempre, hindi ka naman makakahanap talaga ng totoo. Maraming mga bastos, maraming mga sasayangan lang yung time mo. Then, one time, nakalala ko si Israel. Si Israel yung taong direct to the point siya. Na, anong plano mo, anong ginagawa mo, meron ka naman ganito, meron kang ganyan. So siya, sobrang dami niyang tanong, ang dami niyang, parang totoong-totoo siya eh. At never niya akong kinausap ng mga bastos, never. Kasi kadalasan sa dating site, puro mga bastos niyang guys, sinasabi ko sa inyo. So mahirap din makahanap ng totoo talaga sa dating site. So yung nangyari, si Israel is nag-session siya na umuwi ng Philippines. Since nakilala ko siya, lagi kami nag-uusap umaga at bago ko matulog. So sa mga isang araw, twice kami nag-uusap. Kasi syempre may work din naman siya. May work. Ah, wala na akong work na. Nag-session ako na huminto na ng work na mag-focus sa dating site. Then nag-ipon ako ng pera bago ko mag-resign sa work ko na para may pambayad ako ng internet. Then yan. So nag-focus talaga ako dun. Kasi yun yung dream ko na eh. Gusto ko na umalis ng ibang bansa. Ayoko na. Kasi nga sobrang heartbroken ako guys. Sobrang, ay nako. Ngayon tinatawanan ako na lang kung ano yung mga nangyari sa akin dati na bakit ako nagpapaka, ano tawag doon, martir ba tawag doon sa isang lalaki na parang sinasayang lang yung oras mo. Ganyan. Hindi ko naman sinabi na sinasayang yung oras ko. Kasi minahal, nakita ko rin naman na minahal niya talaga ako guys. Siguro nagbago lang talaga kasi may mga iba na kaming na direksyon ng buhay. So talaga nagbago lang. Ngayon, ayun nga, nagsimula ako, nakilala ko si Israel. Ngayon, tinatawanan ko na lang yung mga Pasko na dati talaga halos araw-araw, gabi-gabi, umiiyak ako. Nang gusto ko nang mamatay. Yung iniisip mo yung ganyan. Ngayon, parang sabi ko, masaya-masaya ako kung nasan ako ngayon. And the same time, nakakatulong din ako sa family ko. Alam mo yun na si Israel nagbago ng buhay ko. Hindi man madali na makisama ka sa iba yung culture, magbalibagong buhay sa ibang bansa na hindi mo kasama yung family mo. Pero mas masaya ko kung nasaan ako ngayon guys and I'm very very blessed. So ayun yung aking life before ko nakalala sa Israel, yung taong unang nagsawi ng aking puso. O ba, di ba may ganyan pang nalalaman? So, ayun guys, tapos, ano pa ba? Ayan, yung lalaking yung guys, is kapitbahay lang din namin siya. Gaya nga nasabi ko, is my childhood friend also. Tapos, hanggang ngayon, ayan, may sarili-sarili na kami buhay. Tapos, isikretong ibubunyag ko talaga guys kung bakit para hindi kami sa isa't isa na dapat hindi ko nasasabihin pero hindi niyo na makilala ko sino itong taong to. Yun, kasi siguro kung may mga makakanood nito na taga sa amin, hindi na din big deal sa kanila kasi alam na din naman nila yun. So, ayan, private natin yung name niya. So, itong taong to guys, kaya nga nasabi ko na hindi din talaga kami para sa isa't isa. Sumuko din ako. Kasi yung may pinagtapat din siya sa akin na tinanggap ko naman. Kasi pag mahal mo yung isang tao, parang tatanggapin mo talaga eh. Parang kahit ganun siya, kasi mahal mo eh. Alam mo yun. So, ang nangyari guys, ano siya noon, I think third year high school o second year, third year college na siya. Siguro mga 20 plus ako. Siguro mga 5 years na kami, may tinapat siya sa akin. Kasi doon ko na napipili, medyo nagbabago na siya. Pinagdapat niya sa akin na ano siya guys, na ganun siya. Siyempre sa una, nararamdaman ko na yun guys, napipil ko na. Tapos siyempre sa una, parang nahihirapan akong tanggapin. Pero may idea na ako eh, alam ko na eh.
Pero minahal ko pa din siya. Tinanggap ko pa din siya. Sabi ko sa kanya na nandito ako, tutulungan kita magbago kasi nakikita ko rin naman na mahal mo ko. Then umiyak siya nang umiyak kasi sobrang nagpapasalamat siya, natanggap ko siya na ako lang yung babaeng minahal niya ng ganito, na nandyan para sa kanya. So yan, naano ko yung dati. Pero hindi ko na siya mahal, guys. So, sinashare ko lang yung unang ano ko sa inyo. So ayun, kasi di ba kapag na parang bumabalik, parang pag naalala mo yung dati, ayun, parang naano mo lang. So ngayon, ang nangyari, tinanggap ko siya, nagsimula kami dalawa, pero hindi niya talaga kaya. May mga times na sinasabi niya sa akin, hindi niya kaya. Na-attract siya sa ganito, mas gusto niya yung ganyan. So ako sobrang nasasaktan ako, na naiiyak na ako. Kung pwede lang maging lalaki para sa kanya, gagawin ko, maging lalaki na lang sana ako. Pero hindi ganun kadali. So, ayun yung talagang reason, guys, para na ano ko na hindi kami para sa isa't isa. Pero guys, ngayon yung nabalitaan ko na sabi ko wala, wait lang guys ha. Sabihin ko talaga yun, wait lang. Kaya ayun din talaga guys, sa decision ako na iwan siya kasi ang hirap na eh, na tinanggap ko siya pero may ginagawa pa din siya hindi maganda, na parang hindi din siya willing magbago. So nahihirapan na din naman ako. So sabi ko mag-give up na lang ako kasi sasayangin ko lang yung time ko sa kanya. Tatandaan na lang ako ng tatanda. Wala mangyayari. So ang bali nangyari guys, ngayon nabalitaan ko na nag-asawa na siya. Sa akin is masaya ako para sa kanya, and this same time naawa ko sa girl kasi alam ko yung feeling na tinanggap ko siya, nag-asawa ka, pero alam ko babalik at babalik pa din siya sa ganun. Hindi ako nagja-judge guys, pero kilala ko siya eh. Alam mo yun, parang ang hirap sa sitwasyon yung asawa mo ganun. So yan, naawa ko sa babae, pero lahat naman tayo may chance na ma-change. Lahat naman tayo may pagkakataon na magbago. Malay mo talaga nagbago na siya kasi may family na siya, meron na siyang anak. So, ayun, sabi ko kasi sa kanya, hindi ako para sa'yo, pero kung gusto ko na magkaroon ka ng family, sabi ko sa kanya bago kami naghiwalay, gusto ko merong makakatanggap sa'yo na isang babae na tinanggap ko kung paano ko ito tinanggap. Na sana alagaan mo siya na huwag nilulukuhin. Sabi ko one time, kasi masarap talaga kapag may taong magmamahal sa'yo. Kasi kapag ganyan ka, ang hirap. Mahirap makahanap na talaga magmamahal sa'yo kapag alam mo na yung ganyan. Hindi naman sa nag-judge ako guys, pero ayun yung totoo. Kasi yung iba, ito lang mahanap sa'yo, ganyan. So, ang hirap i-explain guys. So, pero masaya ako na may family na siya. May isa na siyang anak. So, doon pa rin siya nakatira, kapitbahay pa din namin. Pero never na kami nag-uusap. Never na talaga. Kasi sobrang nasaktan namin yung isa't isa. So, hanggang ngayon, hindi kami nag-usap. Hindi na kami, hanggang ngayon, hindi na kami friends sa Facebook. No, wala talaga. Kasi sobrang, pinagsamahan namin eh. Parang childhood, hanggang tumanda, ganyan. Ang dami namin plano before, pero ganun talaga, may mga inalang sa'yo si God na para sa'yo talaga. May mga tao na akala mo siya na, pero hindi. So, mahirap, pero makakabangon ka din katulad ko. Sobrang feeling ko na, bakit ako pa? Ang dami kong tanong dating ganyan. Pero, di ba, tingnan mo ako ngayon, nandito ako, masaya. May bagong buhay eh, diba? So, ayan guys, diba tama na yung ating drama? Share ko lang sa inyo pa na yung life ko dati. So, ayan guys, thank you for watching and please don't forget to subscribe at i-click nyo na rin yung notification, yung maliit na bell dyan para lagi kayong updated ka na may bago kong videos. Bye guys!